Ang Mpox po walang edad na pinipili. Pwede nga bata, pwede nga matanda. Ang talagang sigurado tayo dyan, lalo na clade 2 yung ating nakita sa sitwasyon na ito, ay yung skin-to-skin contact. Basta magdikit po ng balat, pwedeng mahawa. Patuloy ang pagbabantay ng Department of Health sa mga kaso ng Mpox sa bansa. Ngayong araw muli na namang nadagdagan ng 2 pang bagong aktibong kaso ang binabantayan ng ahensya. Kahapon lamang po ay nagkaroon tayo ng findings ng 2 additional cases. Ngayon po, August 28, no, meron tayong 2 more additional cases, si case 13 at si case 14. Pareho po silang Mpox sa clade 2 at ito yung milder na form ng ating Mpox. Ang 13 kaso na naitala ay isang 26 na taong gulang na babae mula sa NCR na nakaranas ng mga sintomas simula noong August 20, 2024. Nagsimula ito sa mga rash sa kanyang mukha at likod na sinabayan ng lagnat. Isang araw matapos mapansin ang mga sintomas ay nagpakonsulta ito sa isang outpatient clinic at pinayuhang mag-home isolation muna. Samantala, ang 14 na kaso naman ng Mpox sa bansa ay isang 12 taong gulang na lalaki mula naman sa Calabarzon region. Siya ay nakaranas ng mga sintomas na nagsimula naman noong August 10, 2024. Nagkaroon siya ng mga rash sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan gaya ng paa, mukha at bewak. Sa kasalukuyan, ang 2 bagong pasyenteng tinamaan ng Mpox ay minomonitor ng mga lokal na otoridad at sila'y nananatili pa rin naka-isolate sa bahay habang nagre-recover. Ayon sa investigasyon ng DOH, ang parehong pasyente ay walang anumang travel history sa loob at labas ng bansa 3 linggo bago lumabas ang mga sintomas. Ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang mga hakbang upang matukoy ang pinagmula ng sakit, maging ang contact tracing sa posibleng mahawaan ng mga pasyente. As this report is being aired, ang ating mga epidemiology and surveillance units both ng DOH at ng mga LGU na kaakibat natin dun sa mga lugar na yon ay nagkakaroon ng follow-up interviews with the cases. Binigyang diin ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na ang mga kaso ng Mpox sa bansa ay nakukuha mula sa local transmission. Kaya ang deklarasyon ng World Health Organization o WHO na ang Mpox bilang isang global public health emergency noong August 14 ay nagpapataas ng kamalayan ng publiko. Kaya payo ng DOH na paigtingin ang pag-iwas sa Mpox sa hindi basta-bastang pagkakaroon ng asexual o sexual contact sa sinumang maaaring infected ng virus. Kung maaari rin ay magsuot ng mahahabang damit at ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Makatutulong din ang mga alcohol at hand sanitizers, dagdag pa ng ahensya. Hindi na rin naman kinakailangan ang pagsusuot ng face mask, liban na lang kung may close contact talagang aktibidad o trabahong kailangan gawin. Ang pagsuot ng face mask ay para sa mga close contact lamang. Kunyari, kung mga barbero na nagugupit ng patilya, lumalapit dun sa ginugupitan, mas maganda naka-face mask yon. Bukod sa mga nabanggit, hindi na rin kailangan ng quarantine, liban na lang kung may sintomas na maramdaman o makita sa katawan. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.